Yo, yo, yo. Kakatakot. Yo, 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 subscribers, si Lakbot Stories na naman po sa oras na ito. Siyempre, tatlong kwento na naman ang ating itatampok para po sa ating kwentuhan for tonight. Kung ibawang ikaw ay baguhan po sa ating channel at dito po sa segment na ito, ito po ay recorded live audio narration as if parang nakikipagkwentuhan lang kami sa inyo, guys. At siyempre, kikwento po namin yung mga ibinahagi sa atin ng ating mga legit na subscribers / listeners sa Sindak Stories 2008@gmail.com. Sa mga regular po nating tigapakinig mula Facebook, podcast at dito po sa YT, maraming salamat sa pagkapit sa matigas at paghimas-himas sa madulas. At syempre sa mga baguhan, welcome po at sana'y maibigan nyo ang segment na ito. Ito na ang tatlong kwento. Umpisan po natin sa kwento ni Mandaragat. True Subscribers Horror Stories. Sa totoo lang, Sir Red, hindi ko maituturing na special gift ang pagkakaroon ng third eye. Isa itong sumpa. Real paranormal encounters. Kitang-kita ko po talaga na ang White Lady ay nakatayo sa gawing paanan ko at pinanlilisikan ako ng mga mapupula niyang mga mata. And other scary stories from HTV Positive listeners. Noon, akala ko sa pelikula lamang nangyayari ito. Subalit nang makita ko mismo ang nangyaring sanib sa kaklasiko, naniniwala na ako na totoo ang mga demonyo. Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Good day po sa lahat at itago nyo na lang po ako sa pangalang Mandaragat. Sa katunayan po, konting background lang. Nag-start po ako na makinig sa inyo last year sa pamamagitan ng Spotify at dinadownload ko po lahat ng mga compilation ng mga true experiences po ng iba pang mga tigapakinig. At pagkatapos ay ipinapakinggan ko po habang nasa biyahe sa gitna ng dagat. Oh! So ano ka, teacher? Siyempre, seaman, di ba? Ano ba? O kaya ano, pwede rin. Yung mga mahal natin manging isda, di ba? Lalo na yung lumalaot, di ba? Yung mga talagang may mga radyo-radyo, Bluetooth pa nga kung tutuusin. Anyway, ito ang kanyang kwento. May kahabaan po ito at bigyan ko lang po kayo ng kaunting background doon sa kinalakhan kong lugar. Compound po kasi iyon ng mga kapatid ng lola ko at mga anak niya. Magkakatabi lang po ang mga bahay tapos napapaligiran ang mga bahay doon ng mga puno ng kaimito, mangga, avocado, duhat at sampalok. Yung bayaw po ng lola ko, which is lolo ko, ay bukas po ang third eye at mahilig po ako magpakwento sa kanya ng mga nakakatakot kapag sumasapit po ang hapon. Lalo na noong kabataan ko. After ko pong mapakinggan yung mga kwentong iyon, saka ko po tinatapos yung mga inutos na gawain sa akin sa bahay. Base po sa kwento ng lolo ko na iyon, noong kabataan pa raw po niya, naging pahinante po siya ng, hindi ko na po babanggitin yung brand ng soft drinks, pero naging pahinante po siya ng brand ng soft drinks na iyon na ang ruta po nila ay parteng Isabela. Noong pauwi na raw po sila ng Tarlac, meron po silang nakitang nakatumbang puno sa kanilang daraanan. Pinababa raw po siya ng driver niya para tignan kung makakadaan ba o magkakasya yung truck nila kung kaya't bumaba po yung lolo ko para sundin yung utos ng driver. Pero malayo pa lamang daw po sila, tanaw niya yung malaking tao na mabalahibo nakatayo sa gilid ng natumbang puno at hindi na lang daw niya ito sinabi sa kasama niya. Noong nakita niya, pagkalapit po niya sa puno, kinausap daw po niya si Red yung kapre at nagpasintabi siya na kung pwede silang padaanin at tinanong ng lolo ko kung bahay raw ba ng kapre yung natumbang puno. Nung malaman po ng lolo ko na bahay ng kapre yung natumba, tinanong niya kung
Gusto niyang sumama sa kanila at doon na lang manirahan sa lugar namin yung kapre. And to cut it short, sabi niya, to cut the story short, sumama po yung kapre sa lolo ko, pauwi sa lugar namin at pinatira nga po niya sa puno ng mangga na nakatayo sa harap ng bahay nila. Buhat po noon, pag pumapatak ang alas 6 ng gabi, makaririnig ka na lang po ng parang binabato yung buong bahay. Parang binabato po yung bubong ng bahay. Maririnig mo po na yung parang may gumugulong pang mga bato sa bubong pero hindi mo maririnig pag babagsak sa lupa. Tapos kapag umuulan po ng malakas, nagpapalipat-lipat daw ng bahay ang kapre. Makikita mo po talaga na mayuyupi yung bubong na parang inapakan po talaga ng malaking tao. Pero kinabukasan, pag susuriin mo ulit yung yero ng bahay, ay parang wala pong nangyari. Nagalit ang lolo ko doon sa alaga niya kasi natatakot na po kaming mga apo niya at maging yung mga tito ko noong mga maliliit pa sila. Nang umuwi nga po, o minsan nang umuwi nga po yung tito ko, nakainom po siya. Dumiretso po siya sa kusina para sana'y mag-food trip. Pagdungaw po niya daw sa may bintana, doon niya nakita ang maitim at malaking tao na kulay pula ang mga mata. Kitang-kita niya nakatingin daw ito sa kanya na animoy pinapanood ang kanyang ginagawa. Nakita rin po ni Tito na nagtatabako daw po ito. Sa sobrang sindak nga po niya ay napasigaw po siya na siyang naging dahilan ng mga kasama niya sa bahay na magising. Tinanong po siya kung anong nangyari at agad ay ikwinento po niya yung nakita niya. Hindi po nagustuhan ni Lolo yung ginawa ng alaga niya kasi ang usapan po nila ay magiging bantay lamang siya ng compound namin at hindi mananakot. So one time, malakas ang ulan. Eto na naman palipat-lipat na naman ang alaga ni Lolo sa mga puno na nakapalibot sa compound namin. Inapakan niya yung bubong ng bahay at dahil po doon, kumuha po si Lolo ng mahabang kawayan upang sundutin yung bubong na may lubog ng malaking paa at nagalit na po talaga si Lolo. Maniwala po kayo sa hindi, pagkalipas ng ilang araw, nagkasakit po si Lolo. Hindi rin nagtagal ay namatay po siya. Alas 12 pa nga po ng hating gabi, nagising po ako nung nag-iiyakan na ang mga anak ni Lolo. Lumabas po ako sa kwarto para itanong kung anong nangyayari at sinabi po ni Lola sa akin na wala na nga daw po yung bayaw niya o si Lolo. Pinabalik na lamang ako sa pagtulog kasi may pasok pa kinabukasan at kailangan ay maaga ako makapunta sa eskwelahan. Takot din ako mapagalitan noon kaya pumasok at sinunod ko na po yung utos ni Lola. Wala pa pong 30 minutes yun nang muli ay makatulog ako. Dito nga po ay napanaginipan ko si Lolo na nakatayo sa isang kanto sa lugar namin at ito yung papalabas na po sa kalsada mula doon sa bahay. Sa tansya ko nga po, ang layo na kanyang kinatatayuan namin hanggang sa main road ay parang nasa 200 meters. Ang tanong nga ni Lolo sa akin, gusto ko daw bang makita ang mga nakikita niya? Ang sabi ko ay opo. Sabay tingin ko sa kanya. After po nun ay binalik ko po ang tingin ko sa daan na palabas ng main road. At doon nga Sir Red ay narinig ko at nakita ko ang lahat ng klase ng maligno. Maging ang mga kapre, tikbalang, aswang, tiyanak, duwende, multo, mapablack, white lady yan, pugot ang ulo na tao at parang meron pa nga pong mga hila ng kadena. Marami pa pong iba Sir Red, maniwala kayo sa hindi. Oo, naniniwala ako, relax lang. Okay, sabi mo marami pa pong iba at nakahilera lamang po sila lahat sa gilid ng daan as in kabilaan. Sa isang side po ay mga itim na nilalang at sa kabila naman po ay yung may mga kulay puti. Masakit po sa tenga si Red yung kanilang ginagawang tunog dahil sabay-sabay po silang gumagawa ng ingay. Sabi ko po sa lolo ko ay natatakot na po ako. Ang sabi niya ay huwag daw ako matatakot dahil sasamahan naman daw niya ako hanggang sa dulo ng kanto na papalabas sa compound namin.
Inakay pa nga po ako ni Lolo noon at noong una din ay tinitingnan ko pa yung mga nilalang na iyon pero hindi ko po natiis yung itsura nila kaya pumikit na lamang ako. Ang sabi ni Lolo ay huwag daw akong pipikit. Hindi naman daw nila ako gagalawin. So nagtuloy-tuloy po yung lakad naming maglolo hanggang sa makarating kami sa pinakadulo ng daan at pagkatapos ay nagsalita si Lolo. Hanggang dito na lamang daw niya ako ihahatid. Bumalik na lamang daw ako o bumalik na daw dapat ako at tumawid lamang ako sa kanto na itinuturo niya. Tiyak, makakauwi na daw ako sa amin. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pasensya na po Sir Red kung medyo magulo yung first time kong pag-share o pag-submit ng scary experience. Hanggang dito na lamang po muna at pasensya na kung napasarap ang pagkikwento ko. Salamat din sa iyo, Mandaragat, sa kwentong ito at nawa, maabangan mo ito sa ating podcast pero baka next year na natin ito mailalagay doon, 2023 for sure, sa ating SHS segment doon sa podcast. Maraming salamat din sa lahat ng mga katulad nito na first timer po na nagbabahagi na ng kanilang kwento. Sabi ko nga po sa inyo, walang first to first timer, wala pong pagandahan, hindi naman po ito contest, basta as long as naiintindihan, wala pong problema sa atin yun. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Naalala ko tuloy dito guys, ire-recommend ko na naman yung kwento ni Sixth Hokage. Kung nyo pong matatandaan yung ritual sa paglisan ni Lolo Dante, na di ba ganitong-ganito rin eh, may part siya na ganito na tukol sa lolo niya tapos na nakakakita ng mga iba't ibang lamang lupa, lahat ng mga nilalang, di ba? And then pinasa sa kanya yung, di ba? Pinasa sa kanya yung kapangyarihan ng lolo niya kasi aalis na, mamamatay na. Pakinggan nyo na lang po guys para hindi naman ako masyadong spoiler dito. Na sobrang dami na rin po kasi ng mga kwento natin dito sa Hilakbot. Yung iba alam ko na miss ninyo, hindi ninyo talaga natutukan ng husto yon. So pakicheck nyo na lang po. At i-type nyo lang po sa search bar, Hilakbot 6 Hokage o 6H o kaya Hilakbot Latest Story. Lalabas naman po yun lahat eh. And then check nyo na lang po doon kung alin-alin yung mga hindi nyo pa napapakinggan para hindi po katulad ni Buds. Si Buds ba yun o Buds? Buds Garcia yung nakaraan. In-screenshot po ito ni Admin Clay at sinabi niya sa akin na para naghahanap daw si Buds ata ng new stories. Eh nung sabi ko na lang, i-send mo na lang sa kanya yung mga playlist link. Baka sakaling hindi niya na napakinggan yung iba. So, ang dami kayang mga latest nung nakaraan. And pasensya na rin po sa lahat ng mga medyo mahilig sa fiction. Ito lang po talaga pinagsasawa ko muna yung ilan sa mga nag-request sa amin na mga true ghost and true paranormal experiences na mga kwento. Kaya kung nyo po mapapansin, naglaylo muna tayo sa fiction. Pero yung iba, alam ko naghihintay sa fiction natin. Abangan nyo na lang po sa channel. Kung talagang solid na solid naman kayo dito, maabangan nyo naman po yun eh, diba? Kahit hindi kami mag-announce sa Facebook, kahit hindi kami mag-tweet sa Twitter o mag-share ng picture na thumbnail sa Instagram, alam ko basta nakatambay ka, naka-notification bell, notification on ka, alam ko naman maaabangan mo yung mga kwentong yon, di ba? Yung pinagbibigyan po muna namin yung mamahilig sa mga true ghost stories. And then lalo tayo sa fiction and then babalik natin yung fiction dahil meron po tayo dito yung mga horror encounters at ito po yung mga katulad ng nakaraan, Manila encounters, Bataan encounters at marami pa po. At saka hindi lamang po yan, may series pa po tayong wini-workout at ito yung sa panulat. Unahin muna natin sa panulat ni Draven Black at pagkatapos niyan, syempre, may mga case series pa rin po tayo soon. Abangan din po ninyo. At yung Mary Cherry Chua, kung hinahanap mo po, wala pa po kaming final na usapan po dyan. Pero, basta update na lang po namin kayo, okay? At saka dun din sa mga naghahanap din ng Gabi ng Lagim Season 3, abangan nyo po yan. Marami po tayong paparinig. Sana po ay share-share nyo lang yung mga episode. Ipakilala nyo naman kami sa ibang mga subscribers o ibang mga kaibigan ninyo para dumami naman din po yung mga makaalam na nag-e-exist po tayo. Di ba? Anyway, second story, kung sakaling ikaw man po ay kararating pa lamang second story na tayo, medyo nakakilabot yung kay Mandaragat. Lalong-lalo pa, ikaw yung makakakita na mga ganun, di ba? Tapos kapre. Tapos napaka walang utang na loob naman yung kapre na yun. Pinatira na nga ng lolo niya dun sa mga puno sa bahay nila, no? Grabe.
Anyway, second story ay mula naman po dito kay, ano bang pangalan po niya, nakalimutan ko na, si Enya. At ito ay binahagi sa pamamagitan ng Facebook sa ating Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Like and follow na rin po yan at para nang sa ganun updated ka sa mga latest na i-release po natin. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Magandang gabi po sa inyo HTV team at sa mga nakikinig din sa podcast. Hindi ko na po papangalanan yung in na amin pong tinuluyan nang minsan pong nag-duty kami ng 3 linggo sa Davao. As in, nasa 20 plus po kami noon. Yung room po namin kasi ay malapit dun sa staircase. Medyo madilim na po nung natapos naming ayusin lahat ng gamit namin. Kaya nagkwentuhan muna kami bago kumain. Itago na lang po nating Miss C, yung isang kasama ko na galing po sa kabilang room. Nakipagtsikahan muna siya sa amin dahil naboboring daw siya sa kanilang room. Nakatayo siya malapit sa door ng banyo at nagulat kaming lahat nang gumalaw po yung doorknob ng banyo. Hinawakan pa ni Miss C yung knob at sinabing, "Parang maluwang to." O ayan, para sure na, sarado na talaga. At nagpatuloy ang usapan. Natigil ang lahat na bigla pong bumukas yung door ng banyo. Para hindi po matakot ang iba, nag-joke na lang ako at inaya silang kumain. Nalipungatan ako kasi naka-on ang light sa room. So, siguro ano na to, 5 oras lang nakalipas, something like that. Doon ako natutulog sa taas ng double deck. Ito namang si JM sa baba. Hindi ko na lang po pinansin kasi may kumikilos po sa loob ng room. At inisip ko na baka mamaya ito rin yung isang kasamahan namin na si H. Kasi 5:30 po yung pasok niya kaya natulog na naman ako ulit. Hanggang sa nagising na naman ako pero naka-off na yung lights nung time na yon. Yung ilaw na lang sa balkonahe yung naka-on kaya klaro po talaga si Red sa paningin ko ang buong room namin. Napatingin ako sa orasan ko sa phone at 3:30 po yun na madaling araw. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto ng room. Dahan-dahan at maririnig mo pa nga yung paglangit-ngit nito. Hinintay ko nga kung sino yung makikita o iluluwa nung pintuan na iyon. Tapos nakita ko nakaharang yung cabinet. Walang tao po. Walang kumikilos. Pusang nagsara ulit yung door. Hinila ulit ako ng antok kaya dinedma ko na lang po yun. Nang nakauwi na ang lahat galing duty, tinanong ko po si Miss H kung anong oras siya umalis. Ang sabi niya ay 5 a.m. Tinanong ko ulit kung siya yung naglock ng o inilock ba niya yung door nung umalis siya. Ang sabi niya ay oo daw. Doon ako napaisip talaga si Red. Sino yung nagbukas ng pinto at papaano mabubuksan yon kung sinabi na kasamahan ko na nung umalis siya ay nilock niya ito? Wala, nakakatakot. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Ano kaya kung ganun yung kaibigan mo? Wala, nakakatakot naman yan, itigil mo na mga ganun. Maraming salamat sa iyo na Enya sa pagbabahagi ng kwentong ito. Mga in, mga ganyan. Anyway, kahit sa boarding house, di ba? Alam mo, ini-imagine ko yung setting ng boarding house dito sa sinasabi niyang in na ito. Although, hindi pa naman ako nakakarating doon. Pero, yung fact na sinasabi niya na may mga nagpaparamdam tapos biglang may mga hinihintay niya kung sino yung lalabas o papasok sa pinto pero wala. Di ba? Hindi, Diyos ko, enough na yon na proof na haunted yung lugar na yan. Diba? Hindi na tayo magbibigay ng iba pang detalye kasi na-discuss na po natin ito ng ilang ulit dito sa SHS. Kung halimbawa ikaw, meron ka rin mas, alam mo yun, alam mo na meron ka rin karanasan na katulad po kina Enya at kay Mandaragat. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-hesitate na mag-email sindakstories2008
@gmail.com. Hihintayin po namin yan at ni Admin Clay. Si Admin Clay po ang bahala dyan. Siya po mag-a-acknowledge, siya po magre-receive, siya rin mag-a-update kung kailan po ipapalabas yan. Okay? O I mean, itatampok dito sa SHS natin. Sa mga nag-aabang po sa podcast ng SHS nila, sabi ko nga po sa inyo, alam po na full pack na po yata, hanggang April na yata yun na schedule nila. April next year. So alam ko yun ang nailagay na nila doon, na-upload nila. So abangan nyo lang po, baka next year po yun. Or kung hindi man sa mga regular episodes na lang natin, i-update na lang po natin. Kapenelo na Trinidad, ako the best po. Meron po tayong mga stocks na bago niyan, double choco cinnamon at tsaka yung pampagising na butterscotch. Grabe guys. Nako, check out muna yan dahil syempre malapit na rin po ang mid-year sale dito po sa ating HTV merch. Nako, mas mababa pa sa pinakamababa na halaga. Nandyan po, samahan mo na t-shirt, face mask at saka yung mga iba pang mga naririyan. Check out na bago ma-check out ng iba guys. Okay, wag lang i-add to cart, check out na yan, rekta na, di ba? Third story tayo para sa mga latecomers. Ito po yung pinakahuling kwento naman natin at ito naman ay mula kay Joy. Sinend sa sindakstories2008@gmail.com. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Kumusta po sa lahat? Lalong-lalo na sa inyo, Sir Red. Okay lang po tayo. Okay pa rin yung mental health natin. Kapag mag-alala, kayang-kaya. So, bigla na naman nag-share, nag-open up na naman. Wala ko lang pakialam yung iba eh. Pero sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Joy. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay nangyari po noong taong 2017. Ako po ay nakaranas ng nakakakilabot na pangyayari at first time ko lang po yun. Ito po ay nangyari noong nagbakasyon ng kapatid ng aking ina sa aming bahay. Naisipan po ng aking nanay na pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan sa Batangas. Isa po itong araw ng Sabado kung hindi ako nagkakamali at buwan ito ng Disyembre. Nagkwentuhan lang naman sila nung nagkita sila. Yung bahay ng kaibigan nga ni Mama ay up and down at halos buong lugar ay marami pong puno, o sa kapaligiran daw po ay madaming puno at may mga matataas na talahib. Meron po kaming pinuntahang lugar after po magkwentuhan. Nagtungo kami noon sa isang simbahan. Ako, si Mama, yung pamangkin kong babae at yung tita ko na kapatid ni Mama. Doon sa simbahan po ay nakita namin na may kinakasal nung time na yon. So habang nagaganap ay umulan po ng malakas. Mabuti na lamang po ay may dala kaming payong. Ang sabi nila, kapag umuulan daw po habang may ikinakasal ay swerte daw po iyon dahil blessing yon galing sa taas. Hindi din po kami nagtagal dun sa bahay ng kaibigan ni Mama at umuwi din po kami kaagad. Kaya nung nasa simbahan kami, nakita ko po yung ribulto ni Padre Pio. Kapag magsisimba ka daw dun ay punasan mo daw ng panyo yung ribulto at sure magkakaroon ka ng blessing. Nagtungo pa nga po kami sa tindahan na malapit doon sa simbahan kung saan makikita yung mga charms tulad ng bracelet. Yung parang rosary nga din po yung itsura niya. So binili nga po ni Mama ito ng 50 pesos at sinuot ko kaagad at kasyang-kasya naman. Lahat po kami ay meron. Bandang hapon na po na mag-decide kami na umuwi na at meron nga po kaming dinaanan pang mall na malapit sa bus terminal. Doon po kami bumaba nung galing kami ng Maynila. Mga alas 6 na po yun ng gabi at nang makasakay na kami ng bus. Naghihintay na po kami o naghihintay pa lamang po kasi itong mapuno noon kasi hindi pa umaalis. Tapos parang may tumalsik sa braso ko po na kung ano. Tininan ko po ito at kulay puti. Wala ka, may puting likido. Inamoy mo ba yan? Anyway, sabi niya, kulay puti pero may halong brown. Medyo malapot daw. Oh yeah. Sabi ko sa'yo, ano pa naman? Nasa okay pa naman yung mental health natin. Pero hindi ko alam ha. May mali lang talaga sa inisip ko. Pero sorry na. Sorry na dito. Joy. Anyway, yun nga sabi niya. Medyo malapot to. Yun. Hindi ko hinawakan. Nagtaka ako kung saan lang galing. Napatingala po ako sa taas.
Ah, okay. Alam ko na. Sabi niya, nagtataka ako kung saan galing yun at napatingala ako sa taas. Doon nga po ay nakita ko na may itim, ang dami ko po nakitang itim na ibon. Nasa Alabang Star Mall na pala kami, doon sa mismong terminal ng bus. So going Muntinlupa. Yung lugar na iyon kasi papuntang Batangas daw. So may mahabang kalsada din at nilakbay ng bus yun na sinakyan namin bago makarating ng Batangas kasi yung terminal sa Star Mall Alabang daw. Okay, so wait lang ha. San tayo pupunta dito, Joy? Wait lang. Bukod sa ano, bukod papunta tayo ng Batangas, punta Anyway, so ito, ikakat ko po doon ha kasi gusto kong malaman kung saan papunta ang kwento. Sabi po niya dito, ang kwento ng mga tao doon, yung mall na yon ay dating sementeryo. Yes, na feature na po natin doon sa Horror Roll segment. First episode natin sa Hilakbot Haunted History. Hanapin niyo lang po mga dating lugar sa Pilipinas na dating sementeryo. Hanapin niyo lang po. Anyway, tinabakan daw po yun ng lupa at pagkatapos ay tinayuan ng mall. Kaya pala ang isip ko, may mga itim na ibon doon. Hindi lang sa rooftop kundi pati po sa kable ng kuryente na naroroon kapag dapit hapon. Kapag itim na ibon, ang sabi kasi nila ay mga kumakain daw po ito ng patay. Masama daw ang ibig sabihin nito, lalong laro na para sa mga matatanda. Kaya nung nakita ko po yun ay nangilabot talaga ako. Tinuro ko po kina mama at tita yung rooftop ng mall at nakita din nila yung maraming ibon po doon as in nakapaikot sila sa rooftop ng mall. So pag-uwi po namin galing Batangas, hindi mawaglit sa isipan ko ang nakita ko. Pagkalipas po ng isang linggo, na-confine yung pamangkin kong babae sa ospital dahil sa dengue. Nagbantay po doon sina mama at tita ng overnight. Kami lang po ni papa ang naiwan sa bahay. Naalimpungatan ako sa pagtulog. 1 a.m. na iyon. Nakarinig po kasi ako ng kaluskos sa gawing puno na malapit sa amin. Puno po ito ng lansones. Bigla ako nakaamoy ng malansa na parang sunog. Tapos bigla pong uminit sa aking kinaroroonan. Kaya mas lalo pong hindi ako nakatulog. Matinding takot yung naramdaman ko at hindi po ako makagalaw noon. As in sobra yung takot ko at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pakiramdam ko po ay meron po akong kasama sa loob ng kwarto na pinipigilan akong gumalaw at bumangon. Minura ko po ito at nagdasal ng paulit-ulit. Tinawag ko pa po noon ng ilang beses si Jesus. Nung dinasal ko yon ay himala pong nawala yung mabaho at yung malansang amoy na yon. Nawala din agad yung kaluskos. Kaya naisip ko po na napaka-powerful talaga ng dasal. Nawala din po yung takot ko na parang bigla po talagang lumakas yung loob ko na kahit sino man o makita ko siya ng harap-harapan ay parang baliwala lang sa akin dahil alam kong kasama ko ang Diyos. Pagkatapos po noon ay natulog na ako. Alas 6 ng umaga ako nagising at parang walang nangyari. Hanggang ngayon nga pong taon na ito, Sir Red, hindi pa rin po ma-delete sa aking memorya yung nangyaring misteryo na iyon. Nakakakilabot po ng husto at para sa akin ay talagang isa itong malaking kababalaghan na hindi ko mabigyan ng kasagutan. Ngayon din po yung puno ng lansones na iyon ay putol na. Nilagyan na rin po ng bubong at grills at bahay na po ito at bahay na tinitirhan na ng mag-asawa. Sino pong mag-asawa? Anyway, tapos sinementuhan pa. Sa mga nakakarinig o nakarinig ng kwento ko, kayo na po ang magpasya kung maniniwala kayo o hindi. Basta't maging alerto po tayo, lalong-lalo na kung usaping kababalaghan. Hanggang dito na lamang po and more power po sa HTV, Sindak, Hilakbot Haunted History at Red Diaries Tagalog Love Stories. Ganun na rin sa inyong podcast. God bless. Ito ang subscribers. Hilakbot Stories. Okay, so para hindi tayo masyado maguluhan guys, ikwento po niya yung nangyari muna, yung structure muna niya, no? Ikwento po muna niya kung ano yung mga unang ginawa nila nung araw na iyon.
Tapos bago sila makarating doon sa Star Mall Alabang, which is paulit-ulit na po natin naririnig yon. At katulad nga din po ng isa sa mga nabanggit ko na hindi ko na matandaan kung ano pong episode ito, pero nasabi ko natin po yon at na ako din mismo naging nakita ko rin yon, yung mga ibon na yon na parang alam mong doon, alam nila doon sila hahapon kapag sumasapit o bago mag-alas 6 ng gabi, na doon talaga umiikot. As in, hindi ko rin maipaliwanag guys, pero nung minsan napatingala din ako habang naghihintay, diba may mga bus dati doon sa harap ng Star Mall Alabang. Ito yung mga papunta ng Ortigas, Cubao, diba? Ito yung mga yon. Tapos, yun nga, napansin ko talaga yon. So, ibig sabihin, itong, alam mo yon, yung parang, sabi niya, puti, tapos may halong brown, tapos malapot daw po yon. Eh ano yon, ipot po yon ng mga ano, hindi lang niya sinabi ng diretsahan pero ipot daw yon. Pero ang hindi niya na tinanggal, sabi niya dito oh. Sa ang nangyari kasi sabi niya dito eh, kung pagbabasihan ko lang ah, sabi niya napatingala daw siya at nakita niya ang daming itim na ibon, nagtataka pa nga daw siya saan galing yon. Hindi ko hinawakan. So ibig sabihin all the time nandun sa ano mo, sa braso mo yun. Tumasik. Di ba? Hindi. Nagiging literal lang siguro ako. Talagang crazy lang talaga ako pagdating sa mga ganito. Pero maraming salamat sa iyo, Joy, sa pagbabahagi ng kwento. Pero agree ako doon sa isang point na sinasabi nila na masama daw pong pangitain at masama nga daw po yung ibig sabihin ng mga nagkukumpulan ng mga ibon sa isang lugar. Lalo na kung ang alam mong history talaga niya ay dating sementeryo. Laging ganun yun eh. At halimbawa, kayo halimbawa din po ay meron pong mga experience din sa Star Mall Alabang. Katulad nung sinasabi nga po namin na mga ibon na nakikita dyan. Hindi ko lang din po sure kung meron pa rin at nandyan pa rin humahapon yung mga yon. Lalong-lalong din sa kable ng kuryente. Kasi may poste dyan sa harapan ng mall. So, pwede nyo rin pong i-share dito po sa ating channel at sa video na ito dito po sa comment section para malaman namin kung meron pa rin bang ganun dyan. Diba? Kasi alam ko nasunog po si Star Mall Alabang kung hindi ako nagkakamali. Pero ano pong current state niya ngayon? Ano na ba? Naayos na ba ulit? O ginawang mas maliwanag na ba dyan sa lugar na yan? Diba? Hindi pa kasi ako nakakapasyal o legit. Tsaka nadadaanan lang po namin kapag syempre gumagamit ng sa Skyway, diba? Sa Muntinlupa. Anyway, maraming salamat dito Joy sa iyong ibinahaging kwento at kayo din. Sabi ko sa inyo, inanyayahan ko rin po kayo sindakstories2008@gmail.com lamang yung ating email. At syempre pa, kung limbawang mas convenient ang Facebook, why not message nyo lang po kami doon. Huwag nyo na pong tatanungin si Admin Clay about may I know about yourself, parang ganon. Tell me about yourself, parang ganon. Huwag na. Diretso na po, ibabahagi kong kwentong ito. Huwag nyo rin pong tanongin kung pwede doon kasi sabi ko nga po sa inyo, pwede naman talaga. Anyway, sa mga patik-tik, sabi ko huwag po sa live chat. Dito po sa comment section din po ng ating video ito. Ganon din sa Facebook. Team Facebook, Team YT, Team Podcast. Kilalang-kilala nyo na po ang inyong mga sarili. Kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil sinusuporta at pinakikinggan nyo po itong ating segment na ito. Okay? At syempre, sa mga, hindi na natigil, magpapaalam, mag-extra na ba? Extra na, dami pang sinasabi. Maraming salamat po guys. Ako po muli si Red. Tutok lamang sa ating mga brother YouTube channel, Hilakbot Haunted History, Red Diaries, Tagalog Love Stories, na up na rin po sa Spotify. First 4 episodes, pwede na pong i-stream at pakinggan, i-download din po ninyo. At ganoon na rin sa ating Sindak Short Stories, mga one-shot horror stories po dyan. At abangan din yung iba pang mga updates patungkol sa ating channel sa mga susunod pang panahon. Two-sentence horror stories, Hilakbot Animations, meron po tayo dyan, SHS, mga segments po natin dito. Mga regular po natin, naiipit yan Tuesday, Wednesday, Thursday. At syempre, napapagitnaan po siya ng SHS Monday and SHS Friday. So alam nyo na po dapat yung scheduling dito. So para hindi na rin kayo masyadong mawindang o kaya masyadong mabigla. Ay, bakit may ganon? Basta 9 PM po, pero 8 PM sa Sindak Short Stories, 12 noon sa Hilakbot Haunted History. Sa Red Diaries, 8 o'clock po yan. And hindi ko lang alam kung every Sunday, I mean, Sunday lang nagpapalabas dyan, 8 PM, parang ganon. So hanapin nyo na lang po at isubscribe nyo na lang notification on para at least updated tayo. Tuloy-tuloy lamang po ang huwaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid, HTV, positive. Salamat sa inyo guys. Ang dami pang sinasabi, Bob. Alam na.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.